This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Bayan ng Galacao sa Pangasinan, isinailalim na sa state of calamity dahil sa epekto ng hanging habagat. Mabagal na daloy ng trapiko nararanasan sa mga binabahang kalsada sa Dagupan City. Ilang residente at motorista na bulabog ng sawa na nakalampitin sa puno sa San Fernando City, La Union. At Presidential Museum sa The Mansion sa Baguio City, bukas na sa mga turista. Ito ang GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Masantos yang araw na imbaga malem, maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon, hatid namin ng mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Calasau sa Pangasinan dahil sa epekto ng habagat. Makibalita tayo doon. Live mula kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, maghapon nang maayos ang lagay ng panahon sa bayan ng Calasau pero sa mga oras nga na ito ay lubog pa rin sa bahang ilang barangay sa bayan. Hanggang dibdib na ang baha sa bahay ni Aling Victoria mula sa barangay Talibao, Calasau, Pangasinan. Limang araw ng malalimang baha sa kanilang lugar. Mahirap man daw ang sitwasyon, pero wala silang magawa. Lalo pat taon-taon nilang problema ang baha. Hindi mabuti, siyempre walang makain. Siyempre mahirap, walang trabaho, nasa bahay ka lang. Siyempre dapat talagang baha, pinaglalaanan yan. Pahirapan ngayon ang transportasyon sa iba't ibang barangay sa bayan ng Calasau. Dahil sa taas ng tubig sa ilang barangay ay hindi na kinakaya pang pakapasok ng mga sasakyan sa mga looban. Kaya naman ang ginagamit ng transportasyon ng ilang residente ay mga bangka. Bukod sa WM pamasahe, tapos yung pera mo sapat-sapat lang. Kaya tiis-tiis. Bunsod ng naranasang pagbaha, isinailalim na sa state of calamity ang Calasau, Pangasinan. Sa datos ng MDRRMO, aabot na sa 6,500 families o katumbas ng 22,505 na individual ang apektado ng baha bunsod ng habagat. Simula po nung Sabado, napagpasyan po ng lokal na pamahalaan ng Calasau na ideklara nga po na ang bayan ay under state of calamity. Yan po ay sanhi ng patuloy na pagtaas ng ating level sa Marusay River. At the same time po ay nadadagdagan po yung mga barangays natin na nakaranas ng pagbaha. Apat na pamilya katumbas ng 19 na individual ang nasa mga evacuation center. Sa ngayon, 16 na barangay ang binaha. Pinaka-apektado ang mga barangay ng Talibao, Lumbang at Lasip. Sa monitoring ng MDRRMO, unti-unti nang bumababa ang antas ng tubig sa Marusay River. As of 11 a.m. ngayong September 9, nasa 9.4 feet above normal level ang antas ng Marusay River. Chris, ipakita ko lamang yung sitwasyon ngayon dito sa barangay ng Lasip na isa sa mga binabahang barangay sa bayan ng Calasau. Yung aking likuran, Chris, ay kalsada ito connecting doon sa kabilang barangay. Pero itong kalsada ay nagmistula ng ilog. Kaya kung ating papansinin, talagang mataas yung baha. Yung mga naglalakad sa may gitna ng kalsada, Chris, hanggang bewang na yung tubig. Pero kung didiretsuhin mo yan, ay mas mataas pa yung antas ng baha. Kaya naman yung mga residente, kinakailangan ng sumakay sa bangka. Gaya nung ating nakikita ngayon na nakabangka na sila dahil hindi na nga kayang pasukin pa ng mga sasakyan. Samantala, yung mga alagang baboy, yung mga sasakyan ng mga residente nakatira doon sa looban, ay nandito na nakapark sa may mataas na elevated na kalsada. Dahil nga syempre mas safe dito yung kanilang mga sasakyan at maging yung kanilang mga alagang baboy. Samantala, Chris, ayon sa lokal na pamahalaan, simula pa nung weekend ay tuloy-tuloy na yung distribution ng relief packs sa mga apektadong residente dito sa bayan. Chris? Jasmine, bahagyang umayos yung lagay ng panahon ngayong hapon. Ano? So kamusta yung monitoring sa Marusay River? Na alam natin na siyang nagpabaha sa malaking bahagi ng Calasau. Dahil nga sa pag-apaw nito.
Oo. Chris, as of 5 PM ay nasa 9.1 feet above normal level yung antas ng Marusay River, meaning bumaba siya ng bahagya kasi nung 11 AM ay nasa 9.4. Paglilinaw lamang, Chris, na hindi pa umapaw yung Marusay River. Never pa yan na umapaw since nung naghabagat dahil ang pag-apaw niya na ito ay nasa above 10 feet. So never pa yan na umapaw. So yung mga pagbahang na experience sa iba't ibang mga barangay ay dala lamang yan ng napakalakas na buhos ng ulan. At syempre, kung sila ay tributary ng Marusay River, meron lamang na kumbaga parang portion na medyo mataas, kaya binaha ang ilan sa mga barangay dito sa bayan ng Calasau Cres. Yung mga lugar na sinasabi mong bahain na Jasmine, meron pa ba tayong inaasahan na mga tubig na magagaling sa mga upland na magiging dahilan nga nung pagtaas pa ng antas ng tubig sa ilog at of course, magpatagal pa doon sa nararanasan nilang baha? Kung magtutuloy-tuloy, Chris, na maganda yung lagay ng panahon, hindi lang sa Calasau, especially doon sa mga, well, upstream, doon sa mga matataas na lugar, ay hindi na babaha, ibig sabihin ay hindi natataas pa yung antas ng tubig sa Marusay River at malaking posibilidad na unti-unti na rin huhupa yung baha sa mga barangay. Pero kung magkakaroon pa ng pag-ulan sa iba't ibang mga lugar, hindi lang sa Calasau, doon sa upstream lalo na, ay malaki din yung possibility na tumaas pa yung antas ng tubig sa Marusay River at dahilan para magkaroon pa ng pagbaha sa iba't ibang mga barangay. So nakadepende sa weather condition. Kung merong pag-ulan, definitely asahan natin na meron pang pagtaas sa antas ng Marusay River at pagbaha sa iba pang mga barangay, Chris. Tama, yung mga connected na water tributaries, ano, Jasmine. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, bilang ng evacuee sa Barangay Maluwa, Dagupan City, umabot na sa 37 pamilya. May ulat si CJ Turida. Mula sa 5 pamilya noong Biyernes, umabot na ngayon sa 37 pamilya ang nasa evacuation center sa Barangay Maluwa, Dagupan City dahil sa nararanasang baha na bunsod ng hanging habagat. Katumbas ito ng 123 individual. Pinakahuling lumikas ang mag-anak ni Sharine mula sa Zone 1. Kasama niyang lumikas ang 87 taong gulang niyang lola. Wala po kasi kaming papag, sir, at yung bahay namin napasukan na ng tubig. Kaya po dinala ko po dito yung lola ko kasi hindi siya makalakad. Ang ilang evacuee nakaranas ng lagnat kaya nakatutok sa kanila ang mga barangay health worker. Nilagnat po ako sa Kainubo. Binigyan ako ng gamot dito sa barangay. Bukod sa Zone 1, binabaha rin ang Zone 2, Kalye 2, Sitio Calarin at Sitio Fisheries. Sa bahaging ito ng Kalye 2, aabot na sa dibdib ang antas ng baha. Kaya gumamit na ng rubber boat ang BDRRMO upang makita ang sitwasyon ng mga residente roon. Tuloy-tuloy po ang ating pag-ikot. Hiwa-hiwalay po kami ng ating mga kasama para makapag-monitor po sa lahat. At hindi po kaya ng iisa lang ng tao ang mag-monitor sa 9 zones and ilang eskinitas po dito sa Maluwed. Sa Dagupan City Astrodome, 22 pamilya rin ang inilikas, katumbas ng 77 individual. Nagmula ang mga ito sa Barangay Pugo Chico at Lasib Grande na ilan sa mga barangay na nakararanas din ng pagbaha. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, dalawang low pressure areas ang minomonitor ngayon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang unang LPA na nasa loob ng PAR, huling namataan sa layong 1,015 kilometers east-northeast ng extreme Northern Luzon. Yung nasa labas naman ng PAR, nasa 2,470 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sabi ng PAGASA, hindi pa rin inaalis ang tsansang maging bagyo ang dalawang LPA sa mga susunod na araw. Mababa ang tsansa nitong tumama sa lupa pero inaasahang palalakasin ang habagat na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong Linggo. Base naman sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Ilocos Provinces at Abra kung saan posible ang heavy to intense rains. May mga pag-ulan din sa Kalinga, La Union, Benguet, Mountain Province, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Cagayan at Isabela. May tsansa rin ng thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Bangkay ng 13 anyos na dalagitang nalunod sa ilog sa San Jacinto, Pangasinan, natagpuan sa bahagi ng Bangaldan. Tutukan sa ulat ni Claire Lacanilaw Dungka.
Labis ang pagdadalamhati ng inang si Jedaline Aquino matapos malunod ang kanyang anak na si Angeline, 13 anyos. Sa ilog na bahagi ng Barangay Kasibong San Jacinto, Pangasinan, nangyari ang insidente kahapon, September 8, habang naliligo sa ilog ang biktima kasamang ilang kaibigan. Napunta sa may medyo malalim, kaya bigla na lang po siyang naialon. Kung sa akin lang po, hindi ko po talaga tanggap. Kasi wala na po akong magagawa, nandiyan na po yun. Malakas daw ang agos ng ilog. Gusto ko po sana siyang tulungan kaso ang hina ko nang po, hindi ko na po siya maabutan. Wala na po akong kamali-mali. Ilang oras matapos ang insidente, natagpuan ang katawan ng biktima na palutang-lutang sa ilog na bahagi ng Barangay Embarcadero sa katabing bayan ng Mangaldan. Patuloy ang paalala ng pulisya na iwasan ng pagligo sa ilog upang makaiwas sa kahalintulad na insidente. Iwasan po natin ang maglaro o di kaya maligo po sa gilid ng mga rivers po natin kasi patuloy pa rin po yung pagtas ng tubig. Saka dire-diretso po yung pag-ulan. Kasama si Jing Dacanay, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Ilang sakahan sa Mangaldan, Pangasinan, pinadapa ng nagdaang bagyo. Sundan sa report. Napinsalang mahigit 3 ektaryang palayan ng 61 anyos na si Bernardo Quines sa Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan. Dahil sa pananalasa ng nagdaang bagyong Enteng na sinabayan ng hanging habagat, mabuti na lang daw kumuha siya ng crop insurance upang kahit papaano ay makabawi sa gastusin. Tinalitali namin para tumayo. Tapos yun, tinarbister namin, hindi pa naarawan. Dahil kuhan yun kasi, dumapa. Dahil sa ulan, saka hangin. Sa tala ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na sa mahigit 100 milyong piso ang halaga ng danyo sa agrikultura at infrastruktura. Patuloy pa rin ang monitoring at assessment ng PDRRMO sa iba pang danyos na dulot ng nagdaang kalamidad. So in-expect natin na tataas pa ito. At the same time, may mga nag-ongoing yung monitoring sa assessment ng ating provincial agricultural engineering saka yung ating provincial OPIBET sa mga counterpart nilang mga LGU. Samantala, patuloy rin na nakatutok ang PDRRMO sa 4 na bayan at lungsod sa Pangasinan na nakararanas ng pagbaha, kabilang ang Calasau, Santa Barbara, Mangataram at Dagupan City. Kasama si Jing Dacanay, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Super Typhoon Yagi, hinagupit ang ilang bahagi ng China kung saan 2 ang patay. Yan at iba pang Globalita sa ulat ni Jeric Pasilyao. Matapos manalasa sa Pilipinas bilang bagyong Enteng, nanalasa naman ang Super Typhoon Yagi sa China. Sa Hainan, halos mag-zero visibility ang paligid dahil sa matinding pag-ulan. Nawalan din ng kuryente ang nasa 800,000 bahay roon. Apektado rin ang ilang establishmento at negosyo sa Guangxi. Ilang sasakyan ang nabagsakan ng puno, binahari ng ilang kalsada. Dahil dyan, mahigit 100,000 residente ang inilikas. 2 ang naiulat na nasawi at mahigit 9 na po ang sugatan. Dahil sa pananalasa ng bagyo sa China, patuloy ang cleanup operations sa iba't ibang lugar doon. Sunod namang sinalanta ng Super Typhoon Yagi ang ilang lugar sa Vietnam. Sa Haiphong, naramdaman ang lakas ng pag-ulan na sinabayan ng malakas na hangin. Mula naman sa isang balcony sa Halong, kita ang ilang punong nagtumbahan, pati ang malakas na alon ng dagat. Sa Namdi, halos matumba na ang ilang puno dahil sa lakas ng hangin. Naglagay ang mga residente ng harang at tali sa mga pinto para hindi ito tangayin. Kinansila rin ang maraming flight sa paliparan sa Hanoi dahil sa bagyo. Matapos ang pananalasa ng bagyo, naiwan ang mga sirang bahay at naapektuhan ng ilang hanap buhay, bahari ng ilang kalsada. Patuloy ang pagsasagawa ng clearing operations ng mga residente at otoridad. Batay sa ulat, 14 ang nasawi dahil sa bagyo at pagguho ng lupa sa Vietnam. Ayon sa mga eksperto, pangalawang pinakamalakas na bagyo ngayong taon ng Super Typhoon Yagi. Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. Samantala, isang dambuhalang sawa ang nakitang nakalambitin sa puno ng akasya umaga nitong Sabado, September 7, sa Barangay Tanggi, San Fernando City, La Union. Ayon sa kumuha ng video na si Roderick Rolio, napansin daw ng mga kapwa motorista ang sawa na nakalambitin kaya nabulabog ang mga residente. Agad namang ipinaalam sa CDRRMO at nirescue ang sawa kasama na ang DENR.
Napagalaman na isa itong reticulated python at nasa 3.5 meters ang haba. Dahil sa taas ng puno, gumamit pa ng boom truck ang rescuers para maakyat ang sawa. Ayon sa otoridad, posibleng galing sa bukid ang sawa at nabulabog dahil sa pag-ulan kaya ito napunta sa puno. Posible rin daw na naghahanap ito ng pagkain. Na-turn over na sa DNR ang sawa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 10 paaralan sa Dagupan City, suspendido ang klase matapos bahain. Narito ang report. Suspendido ang klase, 10 paaralan sa Dagupan City ngayong araw, September 9, bunsod ng baha na epekto ng naranasang habagat. School grounds are underwater or yung way, yung street going to the schools are underwater. And we have one school na evacuation center. School-based suspension ang ipinatupad ng DepEd para hindi na maapektuhan ang ibang paaralan na wala namang baha. Kawawa naman yung mga bata pag ganitong panahon mo. Baha pa. Sinuspend din ni Governor Matthew Marcos Manotok ang klase sa elementarya ngayong araw, September 9, sa buong Ilocos Norte dahil sa malakas na pag-ulan. Ayon sa gobernador, may kapangyarihan din ng mga mayor, business owners at school heads na magsuspindi ng klase trabaho sa kanilang nasasakupan kung kinakailangan. Sinuspindi rin ni Mayor Michael Kion ang klase sa lahat ng antas sa Lawag City ngayong araw, September 9, dahil sa malakas na pag-ulan. May pasok naman sa trabaho ng gobyerno at discretion sa private sector na magsuspindi. Sa Vintar, Ilocos Norte, sinuspindi rin ng klase sa public at private schools sa lahat ng antas ngayong araw, September 9, dahil sa masamang panahon. Kagabi ay nagpalabas ng yellow warning ang Pag-asa sa Ilocos Norte dahil sa malakas na pag-uulan. Jasmine Gabriel Gulban, 1 North Central Luzon. Video ng kalunos-lunos na kalagay ng isang dolo sa Dagupan City matapos daw na mahulog sa baha nag-viral sa social media. Silipin sa report. At naninigas sa lamig habang walang saplot pang ibaba nang madatnan ng ilang kapitbahay ang isang lolo. Matapos umanong mahulog sa baha sa barangay Bunuan, Gasset, Dagupan City. Nagtulong-tulong ang ilang kapitbahay upang mailagay siya sa papag na nagsisilbing higaan niya. Marami ang nahabag sa video ng lolo na pinost sa social media. 5 buwan na raw na namamalagi roon ang 64 anyos na lolo. Oy, si matanda, nakuha na, wala na dyan. Sabi ko, hindi, nandyan lang yan, hanapin nyo. Nakita niya, nandun, nakatihaya siya, nakaganyan yung kamay niya, naninigas. Ay, buhatin niyo, lagay niyo sa papag. Nabuhat siya, tapos nilagay siya dyan. Inayos na ang silungan ng lolo upang hindi mabasa ng ulan. Ayon sa ilang residente roon, may kumukupkup naman kay lolo. Kaya lang hirap daw silang alagaan dahil sa kanyang sakit. Dito po siya sumisilong sa amin. Tapos nung mga bandang May po, bigla na lang pong naging ganyan si tatay na parang nahina siya, parang na-stroke siya na hindi po namin maipaliwanag. Hirap na po talaga kami ngayon kasi hindi na po nakakapaggabi si tatay. Minomonitor naman daw ng mga barangay health worker ang kalagayan ng lolo. Nananawagan ang mga opisyal sa sino mang nakakakilala kay lolo na makipag-ugnayan sa barangay hall upang mabigyan ng karampatang atensyon ang kanyang kondisyon. Palagi naman po siya punong-puntan dito ng mga CSW din, nagbibigay kami ng mga food pack niya, ma'am, pati yung mga banig. Kaya lang, ma'am, yung binibigay namin mga ginagamit niya na banig, tinatapo niya, ma'am, kasi nainitan daw siya, ma'am. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilao Dungka, 1 North Central Luzon. Ginagawang kalsada at tulay sa isang barangay sa Talugtog, Nueva Ecija, inirereklamo ng ilang residente. Sundan sa report. Inirereklamo ng ilang residente at motorista ang ginagawang kalsada at tulay sa bahagi ng barangay Patola, Talugtog, Nueva Ecija. Matinding kalbaryo raw ang nararanasan ng mga motorista dahil bukod sa baku-baku, maputik din daw ang daan lalo na tuwing umuulan. Problema rin daw kung maaraw dahil sa alikabok. Sir, putik-putik sir. Mahirap. Siyempre maputikan lahat. Mahirap pa lang. May nalulunas. Alikabok po, tas madami kong baku-baku.
Pinagsabay raw ng kontraktor na binakbak ang magkabilang linya ng kalsada. May mga naitalang aksidente na rin daw sa lugar. May alternatibong kalsada naman daw pero malubak din. Dinubos naman lahat na binakbak. Hindi naman na hindi naman din ginawang one-way sana. Hindi pa pala magsisimento eh. Yun po, naabutan ng tag-ulan. Yun, naging lumak-lumak na po yung dadami. Kaya napahirapan kami dyan sa lugar. Bukod sa kalsada, inirereklamo rin ang umano'y usad pagong na paggawa ng tulay sa barangay. Ayon sa mga opisyal ng Nueva Ecija DPWH First District Engineering Office, naantala ang mga proyekto dahil sa pag-ulan. Pero tatapusin daw ng kontraktor ang proyekto hanggang sa Nobyembre. Malapit na rin daw matapos ang Patola Bridge. Aayusin lang daw ang asphalt overlay at approach ng tulay. Meron na lang din pong mga lilinisin. So, saka po may mga i-repair lang na konti para po dun sa pinaka final, dun sa, dahil po dun sa mga final inspection na kinanap namin. CJ Torida, One North Central Luzon. Mariing itinanggi ni Dismissed Bamban Mayor Alice Guo na karelasyon niya si Sual Pangasinan Mayor Liseldo Dong Kalugay. Sa pagharap ni Guo sa pagdinig ng Senado ngayong araw, muli siyang ginisa ng mga senador. Sa pagtatanong ni Senator Jinggoy Estrada, pinabulaanan ni Guo ang umano'y relasyon niya kay Kalugay. Gayun din ang aligasyon na ito ang kanyang kasosyo sa pagpapatakbo ng pogo. Bagamat may mga ipinakitang larawan ng senador na magkasama ang dalawa, iginitigwo na magkaibigan lamang sila ni Kalugay at hindi rin umano nito matandaan kung kailan sila nagkakilala. Samantala, hindi man nakadalo sa pagdinig ng Senado si Kalugay, humalili naman sa kanya ang Executive Assistant ng Sual LGU na si Cheryl Medina. Ayon kay Medina, taong 2022 pa nang makilala niya si Guo, gayon din ang mga kapatid nitong sina Sheila at Wasdi Guo. Mga NutriPack ipinadala sa mga batang mag-aaral ngayong wala pa silang pasok sa paaralan. Narito ang report. Dahil wala pang pasok ang mga mag-aaral ng Maluwod Elementary School, pinadalhan sila ng NutriPack ng pamunuan ng paaralan. Tinawagan ang mga magulang at guardian upang kunin sa paaralan ang mga NutriPack para sa kanilang mga anak. Naglalaman ito ng gatas, dalawang Nutriban, biskuit at bigas. Si Nanay Lidya, limang NutriPacks ang kanyang iniuwi para sa kanyang mga apo. Nakisuyo na rin ang ilan niyang kapitbahay para kunin ang NutriPack para sa mga anak nilang nag-aaral. Ito, may feeding silang nakukuha, yun ang gustong-gusto nila. Kaya nakakatulong sa kanilang mga bata. Ang pamimigay ng NutriPack sa mga batang mag-aaral ay bahagi ng school-based feeding program. Layong maging maayos ang kalusugan ng mga mag-aaral. Dahil wala pang pasok ang mga mag-aaral, pansamantalang ginamit ang ilang silid bilang evacuation center. Mataas ang antas ng baha sa bahaging ito ng paaralan. Kung pwede nang pumasok ang mga mag-aaral, lilipas sa gym ang mga evacuee na nasa silid. Nakikipag-coordinate rin naman po kami sa barangay for them to kung saan baka pwede na sila sa gym. Kaya lang po sila gumamit dito sa classrooms ay hindi na po kaya ng gym na i-accommodate sila. Samantala, pahirapan ang usad ng mga sasakyan sa mga binabahang bahagi ng kalsada sa lungsod. Tulad ng kalsadang ito sa barangay Tapwa at ang bahaging ito ng Old Venetia Highway. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Isa sa mga testing centers sa Baguio City, bar operations isinagawa bilang suporta sa mga bar examinees. Nagsimula kahapon September 8 ang 3-day bar examinations 2024. Mahigit sa 12,000 examinees ang kumuha ng pagsusulit sa mga iba't ibang testing centers ng bansa. Kabilang ang Baguio City sa dalawang testing centers sa Luzon. Ang isang law school na ito na mula pa sa San Fernando City, La Union ay todo suporta sa kanilang mga bar candidate at masayang inihatid para sa unang araw ng pagsusulit. Ang bar operations ay isang tradisyon ng mga law school tuwing bar examinations at dito hinahatid at sinasalubong ang mga kumukuha ng pagsusulit. September 11 at 15 ang susunod na schedule ng bar examinations. Narito na ang Ratchada Balita. Sa Lawag City sa Ilocos Norte, ibinida ng mga residente ng Barangay Balatong ang iba't ibang produkto na gawa mula sa kawayan. May lampshade, placemats, bilao, basket, cup, flower vase at iba pang dekorasyon sa bahay. Ayon sa grupo ng Bamboo Weaver, marami na ang gustong matuto sa paggawa ng bamboo products dahil mabenta at dagdag kita
Marami ang tanim na kawayan sa lugar kaya hindi problema ang gagamitin dahil suportado ito ng lokal na pamahalaan na tutulong din daw na i-market ang kanilang produkto. Kinamantala ng mga job applicant ang isinagawang job fair sa San Nicolas, Ilocos Norte. Maraming job opportunities ang bukas para sa mga naghanap ng trabaho. May actual job hiring naman sa mga pumasa at napiling job applicants. Malaking tulong ang job fair bilang tugon ng gobyerno sa unemployment. Nagkaisa ang Philippine Red Cross at Singapore Red Cross upang mapauwi sa bansa ang isang OFW sa Singapore na diagnosed ng subarachnoid hemorrhage and aneurysm ang 46 anyos na si She. Di tunay na pangalan, residente ng mga Tarum, Pangasinan. Nakamonitor ang PRC sa health condition ng pasyente na nananatili sa isang ospital sa Dagupan City. Nagpapasalamat ang pamilya ng OFW sa lahat ng mga tumulong. CJ Torida, One North, Central Luzon. Sa Game 1, pinatumba ng Season 99 defending champion na San Beda Red Lions ang Season 100 host school na LPU Pirates sa score na 79-63. Nanaig naman ang Binil Blazers kontra sa Mapua Cardinals sa Game 2 sa score na 78-65. Win number 1 din para sa San Sebastian Stags versus Letran Knights, 91-84. Overtime victory naman para sa EAC Generals na nanalo kontra sa Arellano Chiefs sa score na 87-80. Ngayong NCAA Season 100, naniniwala si GMA Network Chairman Atorne Felipe Algozon na muling mangingibabaw ang tiyaga at katatagan ng student-athletes. The resilience and perseverance are marks of the true spirit that shape the human being. The pillars of strength that define NCAA, the first athletic league of our country, established in 1924. Ito ang GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North, Central Luzon. 98 confirmed cases ng leptospirosis na itala sa Region 1 mula January hanggang August 2024, kung saan 13 ang patay. Tutukan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galvan. Halos isang linggo nang lumulusong sa baha ang bangkero na si Nathan Bentiga ng Barangay Lasip sa Kalasyaw, Pangasinan. Wala siyang anumang suot na proteksyon sa paa. Hindi na rin daw kasi kakayanin pa ng bota ang taas ng baha sa kanilang lugar. Habang may kamahalan naman, sakaling siya'y bibili ng wader para isuot tuwing lulusong sa baha. Kaya para makaiwas sa anumang sakit, todo pag-iingat na lang daw ang kanyang ginagawa. Maghugas po ng paa, tapos sasabunin. Opo, pag-iingat na lang. Sa monitoring ng CHD Region 1, umakyat na sa 98 ang kumpirmadong kaso ng leptospirosis sa Rion simula January hanggang August ngayong taon. 13 sa mga ito ang nasawi. At dahil sa naranasang pagbaha, pinangangambahan ngayon ng Center for Health Development Region 1 ang pagtaas sa kaso ng leptospirosis. Ngayon pa lang po kasi talaga nagkakaroon ng pagulan at pagbaha. So yung mga kaso po, no, we are expecting na madadagdagan pa in the coming weeks. So patuloy pa rin po, no, yung ating preparedness and surveillance para po sa leptospirosis. Huling linggo ng Agosto, namahagi na ng gamot kontra sa leptospirosis ang CHD Region 1 sa iba't ibang probinsya. Activated na rin ang leptospirosis lane sa mga pagamutan. Panawagan ng health authority na agad magpakonsulta sa doktor sakaling makaranas ng sintomas ng leptospirosis. Iwasan ang home treatment para hindi humantong sa pagkasawi. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Magiging makulay at puno ng saya ang Kapuso Fiesta sa 53rd Araw ng Kirino at Panagdadapon Festival 2024. Samahan ang ating mga Kapuso stars na sina Andrea Torres, Ara San Agustin, Christopher Martin, at Shining Inheritance cast Kate Valdez at Michael Sager with Kapuso host Pepita Curtis. Huwag palampasin mga Kapuso, bukas na po yan, September 10, alas 7 ng gabi sa Capitol VIP Grandstand, Cabarugis, Quirino. Tara at makipiesta na, Kapuso!
Residential Museum sa The Mansion sa Baguio City bukas na sa mga turista. Silipin sa report. Bukas na ang gate ng The Mansion sa publiko, ang summer residence ng First Family sa City of Pines. Masisilayan na ng publiko ang Presidential Museum na may 7 gallery at tampok ang iba't ibang kontribusyon ng mga naging pinuno ng Pilipinas. 20 people capacity. So, one, to protect the artifacts. Two, to make sure that you enjoy and you really learn from the experience. Dito sa Presidential Museum, binubuo ito ng 7 galleries. Tampok dito yung historical timelines ng bawat pangulo na namuno dito sa Pilipinas. Maging yung mga artifacts at yung mga larawan ng mga pangulo at kanilang kontribusyon. Malaking tulong nga itong pagbubukas sa publiko ng Presidential Museum dahil malaking tulong ito hindi lang sa turismo kundi malaman ang mayaman na kasaysayan at kultura ng bawat namuno dito sa Pilipinas. Ayon sa Department of Tourism, malaking tulong ito para mas mapaunlad ang kasaysayan at kultura ng bansa. Mabibigyan ang ating mga turista, both international and local, an insight into the histories and legacies of our presidents and the building of our nation. Tiniyak din ng kagawaran ang pagsasaayos ng mga infrastruktura para mas maging accessible ang iba't ibang tourist destinations. We will make sure na masasali sa tourism circuit yung Heritage Mansion po na ito. Kasama si Henry Dumincil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.